ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. May isang babaeng propeta, si Ana na anak ni Panuel na mula sa tribu ng Aser. Matandang-matanda na siya pagkaalis sa bahay ng kanyang ama. 7 taon lamang silang nagsama ng kanyang asawa at nagbuhay byuda na siya at hindi siya umalis sa templo. Araw-gabi siyang sumasamba sa Diyos sa pag-aayuno at pananalangin. 84 na taon na siya. Sa pag-akyat niya sa sandaling iyon, nagpuri rin siya sa Diyos at nagpahayag tungkol sa bata sa lahat ng naghihintay sa katubusan ng Jerusalem. Nang matupad na ni Jose at Maria ang lahat ng ayon sa batas ng Panginoon, umuwi sila sa kanilang bayan sa Nazareth sa Galilea. Lumalaki at lumalakas ang bata. Napuspos siya ng karunungan at sumasa kanya ang kagandahang loob ng Diyos. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pagsasadiwa. Lumalaki at lumalakas ang bata. Napuspos siya ng karunungan at sumasa kanya ang kagandahang loob ng Diyos. Ito ang una sa 2 pagbanggit ni Lucas tungkol sa pisikal, mental at spiritual na pag-unlad ni Jesus. Ang 2 ay pagkatagpo kay Jesus ng kanyang mga magulang sa templo pagkatapos ng 3 araw na mapahiwalay siya sa kanila. Mukhang binibigyan din dito ni Lucas ang katotohanan ng pagkakatawang tao ng anak ng Diyos. Ibig sabihin, hindi palabas lang ang pagkakatawang tao ni Jesus o kunwari lang siya na naging tao. Totoong naranasan ng anak ng Diyos ang lahat ng kahinaan at limitasyon ng karaniwang tao maliban sa kasalanan. Totoong kinakailangan din ni Jesus na patuloy na maging bukas, tumanggap at makinig sa kagandahang loob, biyaya o grasya ng Diyos upang manatili siyang kaugnay, kaisa at masunurin sa kalooban ng Diyos. Pagsasagawa. Ang mismong anak ng Diyos ay nagsikap na lumago sa mga katangian ng isang maituturing na mabuting tao. Ganon ka rin kaya na isang nilikhang tao lang ng Diyos?